Pagbibigyan na sa kanyang pagbabalik. Si Jesus ang Diyos at dakilang hari. Sangal siya na napawalang hanggan. Panginoon, si Jesus ang hari ng sama-sama na na minsan pa ay papurihan natin ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Glory to God! Tunay nga po na sa ating buhay kapag ang Diyos ay kasama, laging may bukas, laging may pag-asa, laging may higaya. Basta't siya ang ating kasama, tanging siya lamang, wala nang iba. Sa buhay ko, ikaw ang buka sa lahat ng suliran ko, ikaw ang siyang sa puso ko, ikaw ang nais.
kapaligid man ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, o Diyos ay kasama, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, o Diyos ay kasama. Sabi mo, sabi ko lang ang lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang luna. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, o Diyos, o kay tabi. Napakasarap sa aming mga buhay, Panginoon.
Panginoon, sapagkat walang may tutulad ang sarap na kami ay palagi sa piling mo, na lagi kami sa presensya mo, na yakap-yakap mo, Panginoon, lahat ng takot, lahat ng alinlangan, lahat ng kabalisahan mo. Masarap harapin pagkat ikaw ang aming kasama. Papatahan, papahid ng luha kapag tayo ay umiiyak. Pag tayo ay nalulungkot, inaaliw niya tayo, tayo naguguluhan, tinatanglawa niya tayo, nililiwanagan niya tayo. Lahat ay ginagawa ng Panginoon alang-alang sa iyo at sa atin sapagkat mahal na mahal niya tayo ng Diyos. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayan. Patuloy na po tayo. Continue to subscribe, like, and share. And invite your friends, your loved ones to subscribe our YouTube channel. Continue to comment, to tag, to share, and to mention the name of your loved ones and your friends. Amen. Glory to God. At sa oras na ito, patuloy na po tayo na magsalo-salo sa napakasarap na pagkain na inihain ng Panginoon sa atin sa umaga nito. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Kunin na po natin ang ating mga Biblia at ito po ay sa Book of 1 Peter or Unang Pedro, ang kabanata ay 4, ang talata po ay 19. At ito nga po ay patungkol sa pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Sabi nga, kahit may hirapan, kahit nabigo, kahit nasawi, kahit nagkasakit,
continue to move, not only move on, not only moving on, but continue to move forward. Hindi lang kailangan na move on tayo, kundi forward sa kabila ng mga pagsubok at suliranin sa ating mga buhay. Kasakitan man yan, kahirapan man yan, kagaya na napag-aralan natin kahapon, because we are all still in the process. Pinuproseso pa talaga ang ating mga kaugnayan sa Diyos, ang ating mga pananampalataya sa Panginoon upang mabatid ng Diyos kung talagang tayong lahat ay pasado sa mga qualification na hinihingi ng Diyos. Kung tayo talaga ay qualified. Amen. At isa sa qualification ng Panginoon ay ang huwag tayong hihinto. Never stop, never surrender in doing good. Because sa promise ng Lord, nakagaya ng sinabi niya dito sa ating pagsasaluhan, sabi rito, kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Ama naming Diyos, sa iyong pagka-Diyos bilang aming Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat kung sino ka ay gusto mong maging katulad mo kami. Nagagalak ang aming puso, ang lahat ay gusto mong maibigay sa amin. Alang-alang sa iyong panukala, at ang panukalang iyon, O Diyos, ay hindi kami mapahamak, kundi kaming lahat ay mga ligtas. At ito nga po ay sa patuloy naming panghahawak sa ipinangako mo, Panginoon, sapagkat ang pangako mo ay lagi mo pong pinagtatapat sa amin, lagi mong tinutupad sa amin, lagi mong ibinibigay sa amin. Sa sakit at karamdaman, pagtatapat mo pa rin ang aming natatanggap. Sa kabila ng aming pagkukulang, pagtatapat mo pa rin ang nahahayag. Sa lahat ng suliranin, pag-uusig, pagtukso, laging nahayag ang katapatan. Kaya ang panghawakan namin sa umagang ito ang pangako mo hanggang sa mga araw na kami, O Diyos, ay iyong bibigyan ng pagkakataon na laging mabuhay, magising, at humaba ang araw, taon ng buhay namin dito sa pansamantalang daigdig. Ayan mga, O Diyos, na maging marapat kaming humarap sa iyo sa umagang ito, anuman ang aming pagkukulang, inisin mo po kami upang karapat-dapat kami tumanggap ng lahat ng ipapakain mo sa amin at ipapainom mo sa amin. At ito yung iyong banal na salita na kailangan po namin lahat, kailangan ng lahat ng iyong nilalang. Abutin mo nga po maging lahat ng nasa malalayong lugar, mga nasa ibang bansa, mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, nagdiriwang ng Kapaskuhan kagaya ng aming barangay, nagdiriwang ngayon ng Kapaskuhan, January 6, kapayapaan, kaayusan ng panahon at ng lahat ng bagay. Abutin mo rin ang lahat ng mga naglalakbay na sa kanilang pagbibiyahe, sa kanilang mga trabaho, nasa karagatan, nasa himpapawid, nasa kapatagan, nasa kalawakan, mga nasa tahanan. Yan ang maranasan pa rin ang pagtatapat mo sa lahat ng sandali, di man kami karapat-dapat. Salamat sa iyong habag, salamat sa iyong pagmamahal. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri pagsamba. Sa pangalan ng anak na si Jesus, kasama ang Espiritong Banal, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise to Lord, glory to God, glory to Christ Jesus. Amen.
Alam niyo po ba, Pasko dito sa amin ngayon. Ngayon pa lamang po ay pinagdiriwang na itikinagisnan ko na po ano naging tradisyon na, na ang Pasko dito sa aming barangay ay January 6. Every year yan. Ganyan sila nagdiriwang Paskong Kalamay at siyempre Pasko ng mga bata. Amen po ba? So, ganun pa man, hindi na ako babati ng Merry Christmas sa aking mga kabarangay dahil ang pinagdiriwang nila ngayon ay yung tinatawag na Three Kings. But ang katotohanan niyan, wala naman talagang Three Kings na dapat ipagdiwang. Dahil isang king lang ang dapat ipagdiwang. Yan ay ang ating dakilang hari, ang hari ng mga hari, ang ating dakilang Panginoon, ang Panginoong Jesus. Kasi sa Bible, kung ating pag-aaralan, yan ay ang mga pantas. Ang tatlong magay, ang matatalino na pinagkalooban ng Panginoon, ang katalinuhan at banal na katalinuhan para, sabi nga, ikapamuhay ang katalinuhan ito, ang katalinuhan ito ipagsunod sa kung ano ang kalooban at ipinag-uutos ng ating Panginoon. Praise the Lord! Patuloy na po tayo, my dear brothers and sisters. Sabi po sa ating pagsasalo, ito po kasi ay ang patungkol po sa sinasabing malapit na at nalalapit na o dumating na ang panahon ng paghuhukom. Paghuhukom which is huhukuman ang sinumang taong hihinto sa paggawa ng mabuti. At kapag hindi tayo, pag huminto tayo sa paggawa ng tama at mabuti, banal at nakalulugod sa Diyos. Sabi ang paghuhukom ay paghatol, hindi lamang sa mabubuti, hindi lamang sa masasama. Diyan mo makikitang pantay-pantay ang Panginoon at hindi nagtatangi. Kaya nga para wala nang sabi-sabi, no? Na sabi natin hindi fair o hindi patas ang Panginoon. Patas palagi ang Panginoon. Pinatawad nga tayo ng Diyos, wala nang Hudyo, wala nang Griego. Amen. Lahat yan para na ipakita ng Diyos na ang pag-ibig niya ay walang tinatangi, kundi para sa lahat. Kahit nga tayo maparusahan, isa lang ibig sabihin, pinaparusahan tayo ayon sa ating gawa. Pinaparusahan tayo sa ating maling nagawa at mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Hukuman ang sinumang hihinto sa paggawa ng mabuti. Siyempre, kapag hindi ka na nagawa ng mabuti, ang tawag doon ay pamumuhay na sa kasamaan, bagay na ito'y kasalanan sa harapan ng Panginoon. Sa taas po ng versikulo nating binasa, kung ang matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kasasapitan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Simple lang, my dear brothers and sisters. Never stop or continue doing good. Continue doing what is right. Continue what is the will of God, what is holy, what is acceptable in the sight of God. That's why in Romans chapter 12, sinasabi po doon na kababalikan po natin ang Roma, ang kabanata ay 12, my dear brothers and sisters, ito po ang sinasabi. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog. Isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na paglilingkod natin sa Panginoon na ibig sabihin kalugod-lugod
buhay at kalugod-lugod ang iaalay natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Welcome, Sister Raquelita Santos Nuque. And thank you, Pastor Bishop Anthony Ibasan. Thanks for watching po. Salamat sa inyong buhay, sa inyong panunood. Yun nga po, my dear brothers and sisters, dahil nalalapit na at kitang-kita na po ng ating mga mata, nararanasan po natin at hindi yan mapasisinungalingan. The Judgment Day is very, very near. Napakalapit na po. At han, ibig sabihin talaga, andyan na. Kitang-kita na po natin, huwag na po tayong magbulag-bulagan. Huwag na po tayong magbingi-bingihan. Kaya gawin na po natin kung ano ang nararapat upang kanta natin ang dakilang pangako ng Diyos na sabi nga, laging nangangako ang Panginoon. At ang pangako niyo ng Panginoon ay hindi po talaga mapasisinungalingan. Ang pangako niyo ay laging nagtatapat sa atin sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangyayari, tinutupad yan ang Panginoon. Kung nagawa ng Panginoon na sa karamdaman, tinupad niya ang pangako niya. Kung nagawa ng Panginoon sa tiyak na kamatayan, iniligtas tayo ng Diyos, nagtapat ang Panginoon. Kung nagawa ng Panginoon sa panahon ng pandemya, tayo ay pinagpala pa rin. Then how much more? Lahat ng tinukoy ko is temporal, pansamantala. Kaya huwag tayo masyadong mabuhos doon o mapokus sa mga pansamantalang bagay. Hindi masama yun, but be sure para makamit natin ang assurance na sinasabi ng Panginoon, katiyakan, na talagang ang pangako ng Diyos ay hindi lamang nakabatay sa mga earthly things o makamundong bagay. Yan ang sinabi ng Colossians chapter 3. Sabi nga, let us or set our mind on things above, not on earth. Itoon daw po natin ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating panahon, ang ating oras sa mga bagay na makalangit. Minsan nakakalungkot isipin, tanong ng marami, ikaw ba'y ligtas na? Siyempre, kapag wala kang alam tungkol sa salita ng Diyos, maaaring sabihin, hindi ko alam, hindi mo alam ang isasagot mo. Kabay nakatitiyak, nakasama ka sa mga tatanggap ng gantimpala o kaya ikaw ay tatanggap ng kaparusahan. Amen. Hallelujah. Always remember that without faith, sabi nga, action. Faith without action is dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya kailangan natin patunayan na tayo talagang may pananampalataya na ito ay nakikita sa pamumuhay, sa pangkilos, sa pananalita. Amen. Parang kami lang yan. Do what we preach. Kung anong aming pinapangaral, dapat makita sa aming pamumuhay na kami ay nagsusumikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Eh, Pastor, ang hirap eh. Totoo yun. Napakahirap. But kung ikaw lang, lalo kang mahihirapan. Pero, pagkasama natin ng Diyos. Amen. Because we are nothing without Jesus Christ. Pahamak tayo. Mapapahamak, kapahamakan ang ating katutunguhan o mapupuntahan. At yun nga ay ang sinasabing nahatulan tayo sa taktang panahon. Araw ng Panginoon na siya ay darating para
hatulan ang tao ayon sa kanilang ginawa. Mabuti man o masama ang ginawa ng tao, tayo ay tatanggap ng kanya-kanya o ng kaukulang gantimpala o kaya ay kaukulang parusa. Siyempre, kailangan doon tayo sa gantimpala. Because we believe naman that the rewards from the Lord is not temporary. Eternal yung gantimpala na nakalaan para sa patuloy na magpapatuloy na gumawa ng mabuti. Dahil ang sabi nga po sa Galatians chapter 6 verse 9, no? Huwag doon tayong magsasawang gumawa ng mabuti. Dahil kung ano ang ating inihasip, yun ang ating aanihin. Kaya, kung nagtanim tayo ng mabuti, makakaasa tayo, aanihin natin sa takdang panahon ang kabutihan, ginawa, gagawin pa mula ngayon hanggang sa takdang panahon na itinakda ng ating Panginoon. Sabi nga dito mga minamahal kong kapatid, kung papansinin natin, ang mga Israelita o ang mga ninuno natin, no, ay masasabing talagang naranasan nila pa rin yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit matitigas ang ulo, kahit naging reklamador sila sa kapanahunan nila, hindi man lang po nabawasan ni kaunti, hindi nagkulang ang katapatan ng Panginoon. Lagi pa rin nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon, my dear brothers and sisters. Lagi pa rin inuunawa ng Panginoon na napakasagana talaga ng habag ng Diyos. Eh kasi nga, saan ba nang galing ang habag? Sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga hindi na lagi nating dalangin tayo mga nasa Panginoon na punuin mo ng pag-ibig ang puso ko, Lord, para po sumagana ang pangunawa sa buhay ko. Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng sitwasyon, upang kahit pangit ang pangyayari, Panginoon, huwag pa rin akong sumuko, huwag pa rin akong tumigil na gawin ang mabuti, tama at nakalulugod sa iyo. Dahil nagkakamali pa rin tayo eh. Because we are still in the human being. Nasa katawang lupa pa rin po tayo, buhay pa rin po tayo. Pero siguraduhin lang natin na kung makagawa man tayo ng kasalanan, ay hindi nakagaya ng kasalanan binabalik-balikan o inuulit-ulit. Kaya yan yung sinabing, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, gaano pa kaya ang kahihinatnan ng mga taong makasalanan? Nakatingin ang Panginoon sa ating puso, nababasa niya ang ating mga iniisip. Alam niya ang ating mga motibo, kung tama, kung matuwid, kung totoo, kung banal. Alam niya ang lahat ng ating hakbangin. Bago pa lang natin isipin, alam na yon ng Panginoon. Ganyan kasi kamakapangyarihan ang Diyos. Balik tayo. Ang pinatutungkulan ng Panginoon na magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, walang iba, lalo't higit, ikaw at ako na nakakilala na sa Panginoon. Tumanggap na sa Panginoon. Mga tumanggap ng kaloob ng Diyos, kung ako'y tumanggap ng kaloob para mangaral ng salita ng Diyos, kinakailangan kung paano tinanong ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Kagaya ni Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, opo, mahal kita, Panginoon.
Ikaw pag tinanong ka, mahal mo ba ang Diyos? Anong isasagot mo? Opo, mahal kita Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Kahit tatlong beses, nagtanong siya, bakit paulit-ulit na ginawa at tinanong ng Panginoon niya? Dahil gusto niyang makatiyak. Dahil katiyakan din ang tatanggapin natin sa Panginoon kapag natiyak niya ang ating puso, ang ating pagpapakabuti, pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Ang sagot ng Panginoon, pakanin mo ang aking mga tupa. Hindi ko kayo tupa. Tupa kayo ng Panginoon. Kasama rin din ako sa tupa ng Diyos. Na minahala ko ng Diyos, takaranas ng pagpapakain niya ng masarap na pagkain, sariwang pagkain, masagana, mayaman, makapangyari ang pagkain. At yun ay ang ating araw-araw na napagsasaluhan. Makita sa atin ang kapangyarihan ng kanyang salita. Sinasabi ko ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang katulad nito'y tabak. Kaya tayo nasasaktan eh. Matalas, magkabilay talim. Nakatataho ng puso, isip, binabalak ng tao, motibo ng tao, pag-aalinlangan ng tao, pagsasawa ng tao, natatahuyan ang salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo ay tinawag ng Diyos at may mga kanya-kanyang dapat gawin bilang kabutihan na hinahanap ng Panginoon upang matamo natin ang pangwalang hanggan na ipinangako ng Diyos, the eternal life. Kung ako, pinagkalooban ng Diyos bilang mangaral, ipangaral ko ang salita niya, hindi ang salita ko. Kaya sabi ko sa inyo, pagsalita ko lang, huwag niyo akong pangpaniniwalaan. Pero pagsalita ng Diyos, paniwalaan po natin. Amen. At ikaw naman na nakapangyarihan sa salita ng Diyos, na nakinabang sa salita ng Panginoon, patuloy natin gawin ang kabutihan, papaano, walang pagkakaiba yan, bigay ko, pasa ko sa iyo. Bigay ng Diyos sa akin, ipapasa ko sa iyo. Ipinasa sa iyo, ipapasa mo rin sa iba. Yun ay napakinabangan nating salita. Kabutihan na laging ang kalooban ng Diyos ang naninibabaw at nagahari sa ating mga puso. Kabutihan, kabutihan na hindi na kailangan pang tayo ay inuutusan, kundi may kusang palo, ika nga, nagkukusa. Kung paano napakain ka ng salita ng Diyos, ng mga lingkod ng Diyos, kailangan magpakain ka rin ng salita ng Panginoon na sinasabi, pakanin mo ang aking mga tupa, sabi ng Panginoon. Yun ay sa kanya-kanyang ipinagkaloob ng Diyos. Maari, meron sa atin ang ipinagkaloob ng Diyos ay yung tinatawag na paglilingkod. Sa paglilingkod mo, maaring hindi mo pa nagagawa ang kabutihan na yon na sinasabi ng Diyos. Kung ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ay maging manggagawa ng isang simbahan o kaya ay isang giver sa church or sa kapwa, nagbibigay ng tulong, nag-aabot ng tulong, huwag mo yung pagsasawaan sapagkat darating ang takdang panahon. Aanihin at aanihin mo
ang bunga ng mga kabutihang ginawa natin. Marami tayong kabutihan na dapat ipamalas. Ang umunawa ay kabutihan. Ang magpatawad ay kabutihan. Napapagod tayong lahat. Pwede naman magpahinga eh. Pero kang manghihinawa. Huwag nating sasabihin, nakakasawa ng umunawa eh. Huwag nating sabihin, lagi na lang ba. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos eh. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos eh. Para talaga gamitin sa kabutihan. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng bagay na hawak natin ngayon, para gamitin sa kabutihan, hindi para ipagdamot. Hindi para isumbat o ipagyabang dahil meron tayo. Kundi, kung mahal mo ang Panginoon, gawin din natin yon sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang, napaka-bless ko, napaka-palad ko po, my dear brothers and sisters. Maaring ang dinaranas mo ay kagaya ng tinutukoy ng Biblia. Dinaranas mo na ikaw ay nahihirapan, nararanasan mo na ikaw ay inuusig, nararanasan mo ang lahat ng masakit, maaaring sa pamilya, maaaring sa mga unbelievers, mga taong nakapaligid sa iyo. Kagaya na pinag-aralan natin kahapon, hindi kasi tayo pwede makatanggap ng gantimpala kung hindi tayo mauhubog ng hubog na hubog sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan natin. Hinuhubog kasi tayo ng Diyos eh. Patuloy niyang kinukumusta, patuloy niyang ang tawag dito, sabi nga dinadalisay ang ating puso. Kung talagang tayo ay tapat. Dahil kailangan, magtapat talaga tayo. Dahil tapat ang ating pinaglilingkuran. Tapat ang lumikha sa iyo sa atin. Tapat sa lahat ng oras. Tapat sa lahat ng pagkakataon. Hindi pong kanino ka ba nabubuhay? Saan ka ba nabubuhay ngayon? Sarap na marinig sa Panginoon niya na kung talagang mahal natin siya, ako'y nabubuhay ngayon sa pagsunod sa kalooban mo, Panginoon. Amen. Alam naman natin ang parusa sa mga titigil sa paggawa ng kabutihan at kabanalan, katwiran ng Diyos, ay may kaparusahang naghihintay. Dalawa lang yun kasi ang pupuntahan ng tao. Langit at impyerno. Ulitin ko, Biblia po ang nagsasabi, wala pong purgatorio. Dalawa lang, hindi tatlo. Kung may langit at lupa, meron din impyerno at meron namang buhay na walang hanggan. At ang impyerno, doon mapupunta ang kapurusahang walang hanggan ang dadanasin ng mga taong magsasawa, mapapagod sa paggawa ng mabuti. Because without faith, sabi nga, we cannot please God. Kaya nga sinabing hindi natin mapipilis sa Diyos kung wala tayong pananampalataya. But faith, not only by words. Not only we are saying, I have faith in God, but hindi makita sa buhay natin. Do it
your faith with action. Pagkakaiba, prayer with action. Nanalangin tayo, pero hindi naman tayo kumikilos. Gusto natin magbago, Lord, baguhin mo ako. Pero, pinananatili mo sarili mo, hindi gumagalaw o kumikilos. Amen. Wala yung pagkakaiba sa mga taong tamad. Gustong kumain ng masarap, ayaw naman magpakahirap. Gustong magkaroon ng mga gagandang gadgets, pero ayaw naman magpakahirap. Ano yung sabihin nun? Ayaw magtrabaho. Umaasa na lang sa hingi. Umaasa na lang sa bigay. Umaasa na lang sa mga magulang, mga anak na tamad. Praise the Lord. Mga bagay na ini-example ko lang po. Kung hindi ikaw yan, edi, thank you Lord, edi praise the Lord. Kung tayo naman yan, edi praise the Lord din. At nasasaktan tayo ngayon. Dahil sabihin natin, parang ako yata ang tinutukoy ni Pastor. No, I'm not talking to you, but the Word of God pointing you. Itinuturo ka lang ng Panginoon. At kung nasasaktan ka, salamat sa Diyos, nasasaktan ka pa rin. At kapag hindi ka na nasasaktan, bato na ang puso mo. Ibig sabihin, kapag nasasaktan pa, may pagkakataon pang ikapamuhay natin kung ano ang masasakit na naririnig natin sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Sabi nga dito, brothers and sisters, bilang mabubuting katiwala ng katibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Kagaya ng sinabi ko, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang pinangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Kahapon, malinaw na sinabi doon, kung marami kang tiisin sa buhay, kung nagdurusa ka ngayon, brothers and sisters, hindi ibig sabihin titigil ka na. Hindi ibig sabihin susuko ka na. Hindi ibig sabihin aayaw ka na. Ikaw mo, lagi kang nasasaktan, lagi kang pinaiiyak, lagi kang pinagtatawanan, lagi kang inuusig, lagi kang nahihirapan, nagugutom, lagi kang may karamdaman, ay aayaw ka na. Ang tiisin, ang pagdurusa, ay pinapahintulot ng Diyos upang malaman mo na kahit kailan may Diyos na magtatapat sa atin basta magtapat lang tayo. Makakaahon at makakaahon tayo sa hirap. Makakalampas at makakalampas tayo sa delikadong sitwasyon. Lahat ng mabibigat, sasabihin natin nagdurusa tayo. At kung may pinagdurusahan man tayong patuloy na nagdurusa, magalak pa rin tayo sapagkat ang mga bagay na ito, ang isa o mga bagay na ito ay kapamaraanan din ng Diyos para huwag tayong maging palalo, para huwag tayong magmalaki, para huwag tayong maging mayabang, para huwag tayong manangan sa sarili natin, para huwag tayong magtiwala lang sa sarili natin. Gusto ng Diyos, lagi lang tayong magtiwala sa Kanya. May pagtatapat, mag-alay, ang buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Mamuhay po tayo na kahit nahihirapan, gumagawa pa rin ng kabutihan. Mamuhay tayo na kahit inuusig, pwede tayong magsumbong sa Diyos. Pwede tayong magtapat sa Panginoon. Aminin natin, Lord, hindi ko kaya eh. Totoo, hindi natin kaya. But with God, nothing is impossible.
kaya natin ang lahat ng bagay. We can do all things in Philippians chapter 4 verse 13 through Christ who strengthens us. Kaya nga, gamitin daw po natin ang mga kaloob ng Diyos. Dahil lahat ng kaloob ng Diyos ay mabuti. Walang pwedeng sabihin masama. Banal lahat ng kaloob ng Diyos. Nga sinabi ng Santiago, di ba? Chapter 1, verse 17. Lahat ng pagkaloob ng Diyos ay mabuti mula sa langit. Kaya lahat ng ito, palitan at sakyan natin ang kabutihan. Pinagkalooban ka ng Diyos, gamitin sa kabutihan. Buhay na pinagkatiwala ng Diyos, gamitin sa kabutihan. Oras na pinagkatiwala ng Panginoon, gamitin sa kabutihan. Salita ng Diyos, gamitin sa kabutihan. Hindi panghanap buhay ang salita ng Diyos. Lahat ng ito ay mabuti at walang masama. Kaya dapat din natin magamit ang buhay nito sa kabutihan. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Tayo lumapit sa Panginoon at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, gusto kong mabuhay hanggang sa dulo, na magamit ang lakas ko nito, lahat ng pinagkatiwala mo po sa akin, sa kabanalan at kabutihan ko lang po magawa at magamit. Lagyan po ako ng puso na may katatagan, may katiyagaan. Bagay na nakukupol sa iyong pagmamahal, kagaling pinapadama ko po sa amin na hindi ka umihito. Hindi mo kami sinusukuhan. Hindi mo kami pinagsasawaan, Panginoon. Araw-araw, you give us opportunity, Lord, to enjoy everything good from you. Everything holy from you, Lord. Even the food that we ate today, your word, the word of hope, the word of salvation. Hallelujah. Lord, nais namin, Panginoon, na hindi sa pansarili lamang kami mabuhay, kundi sa kalooban mo lamang, Panginoon. Salamat ng oras sa bawat
Diyos na unawaan namin. Tunay na napakasarap maglingkod sa iyo habang ginagawa namin ang pagtatapat mo, ang kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat. Salamat, O Diyos. Kaya ang paglingkod kami na mabuti, banal, na kalulugod sa iyo, natin ang lahat na pagtagumpayan sapagkat siya nga ang ating kasama. Walang iba. Wala nang iba. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa umagang ito. Salamat sa buhay ninyo. At patuloy na nawa ay napakinabangan ng bawat isa at nabusog na po tayo ng salita ng ating Panginoon. Salamat din sa pagpapagaling ng Diyos sa mga may karamdaman dahil yan sa patuloy na pagtatapat natin sa ating Panginoon. At salamat din sa kagalingan ng mga anak na si Sister Baby Lourdes Reyes, na si John Mark Perez, ganun din si Nicole na kanyang apo. Salamat sa kagalingan din ng mga ng pamilya ni Brother Albert Sanchez and Sister Annalyn Sanchez. Salamat sa Panginoon maging sa mga pagkakataon na tinanggap natin sa umagang ito upang muli maranasan ang pagtatapat ng ating Diyos Amang makapangyarihan. God bless sa ating minamahal na kapatid San sila Ate Opel Bondo from Santa Ana, Pampanga, at sa lahat po ng iyong mga mahal sa buhay. Ganun din kaila Brother Christian Bondo from Qatar, kaila Sister Anes, kaila Dalaga, Ane Saiko at Sister Mareta. Ganun din sa buhay nila Brother August Manarang and family, sa pamilya ng ating minamahal na kapatid na Sister Lydia Trinidad, Sister Raquel Mislang Carion, Eleno Canlas and family, Lakbo family ni Sister Catalina. Ganun din sa buong pamilya nila Sister Marilyn Gamba. At sa buhay ng ating kapatid Sister Grace Bardos de los Santos, salamat din sa inyong buhay at pagpalain kayo ng Diyos. Sister Lourdes Baby Reyes, sa pananatili niyo sa gawain ng Panginoon, ano man ang kaabalahan sa inyong pamilya, Reyes Guerres family from Costa Mesa, California, Arizona, and Columbus, Georgia. Nagpalain ng Panginoon, Sister Victorina Angeles, God bless po sa buong pamilya, maging sa Bautista family, ni Sister Melanie Bautista, ang Silang Angeles family, lahat ng kasama mo dyan sa Dubai, employer mo, kay Mylin Minor, kay Lache Apolinaria, Sister Regina Parpon, God bless sa paglalakbay mo pa uwi ng Chaong Quezon, Sister Richelle Abin. Salamat sa katugunan ng panalangin ng Diyos sa buhay mo. Basta manauli palagi at mag-init ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa salita ng Panginoon. Sister Richelle
Abi, walang bagay na imposible sa Diyos. Lahat ay posible. Basta manatili lang tayo sa Kanya. God bless this sa family na ating minamahal, sila Pastora Fe, Andal Artiliaga, at salamat din po sa buhay mo, ganun din sa himala at kagalingan, sa buhay ni Sister Abby Megan, at sa buhay ni Brother Mark Lauren de los Santos, kay Seth and Zuri, ganun din ang kaligtasan nila Sister Michelle, maging si Sak, at Sister Malu Sowi, from Canada, ang Andal family. Happy birthday sa iyo, Ate Miriam Sando, Ate Miriam Santa Ana Marisigan. Happy, happy birthday from Canada. Ganon din kay Ning Sarsilia. Happy birthday. At kay Sister Ninda Makapuno. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless din po sa Nanay Gilia Inera from Pitugo, Quezon. God bless din po sa ating kapatid na sila Sister Rio. Rio Manalo, Manalo family. God bless din sa ating minamahal na kapatid na sila Sister Mary San Juan. Pamilya nila Kuya Crisanto Artillaga ng Bulaking Chaong Quezon. At ganun din sa mong pamilya Sister Nela Nonoso. Ang Nonoso family, Brother Pielgo and family, Brother Marvin Talavera and family, ganun din sa pamilya ni Maring Maricar, Kakay Artillaga, at pamilya na ating kapatid na sila Mother Teresa Metiga ng San Pablo City, Tess Maranan and family, Sir Uma Tolentino, Sir Nora Tolentino ng Lipa City, Batangas, God bless Kuya Eduardo Garcia ng Cavite City, Tita Perlita Octavio, God bless po. Palain ka ng Diyos dyan sa Metro Manila kung saan ka nagbabakasyon ngayon sa iyong anak si Dr. Ibel. Pagpalain din ang buong pamilya ni Maring Maricar Kakay Artillaga, Maring Alin Artillaga and family, Sir Winnie Patuan and family, Sister Raquel Santos Nuque from Candelaria, Quezon and your family, God bless po. At ganun sa pamilya ni Sister Sonia Alcantara Mendoza, ganun din kaya Sister Elin Mayuga, Pastor Gianni Sembrano ng Sariaya, Quezon, Pastor Edwin Baal, at buong pamilya, God bless din po sa inyo, Pastor Edong Rona ng Kanpabi, Karigara, Leyte, at ganun din kay Nanay, sa buong yung pamilya, ang Rona family. God bless din po sa ating kapatid na sila, Sister Nimpa Anterola. God bless din sa mga taga-Pitugo, pamilya ni Sister Lilia Inero. Palain din po ng Panginoon, Sister Kay Williamor ng UK London, Sister Amy Flores, happy birthday po. At ganun din kala Sister Lily Reyes, kala Pastor Edmund Ugis ng UK London. Palain din ating mga kapatid na sila, Ate Mina Dimesa and family, pamilya ni Sharon and Rolly Giron, Jai Jai and Marlon, Sherwin, at kay Kuya Doming. Ganun din sa pamilya nila Ate Gina Bilarmino, maging sila sa Monte family, Bilarmino family, at Nieva family, Ate Merlinda Castillo and Sister Cami Nieva, at pamilya ng ating kapatid na sila Sister Amor Mia, ang Dialola family, and complete healing kay Sister Edith Kindara, at ganun din pagpalain Sister Mary Gangelola from Switzerland. God bless din kala Brother Christian Gangelola and family, Sister Aurora Mia, Sister Amelia Dison ng Bayabas, Quezon, Brother Bebot Sabilio, pagpalain ko kayo ng Panginoon dyan sa mga uban, maging ang mga prayer partners ko. God bless din sa ating mga kapatid sa Panginoon na sila Sister Amy Pineda ng Atimonan, Quezon. God bless din po sa mga taga-mula ng Quezon, Gumaca, Quezon, Marinduque, kala Sister Jennifer Montes and family, Nanay Esther Riegos, Sister Sally Mendehan, family, Sister Baby Saliendres, Pastor Alex Requindel, palain ka po at ang inyong church, dyan po sa Marinduque.
God bless din kay Brother Chris Aquino and family, Parin Jordan Serrador and family, Roylan Unson and family, at sa pamilya ni Sister Lorna Arroyo, kay Tita Toribia Cabrera and family, at madali ang paggaling at pananauli ng lakas galing sa Panginoon sa buhay ni Royder Bernaventura Cabrera. God bless din sa lahat ng aking mga mahal sa buhay sa Mandaluyong City, aking asawa, mga anak, manugang, mga apo, aking mga balae, ang Lucas, ang Rome Bakery sa San Juan, nila Paring Ben and Shirley Briones Rome family, at God bless din sa Eris Bakery na ang anak na dyan, Robinson, dyan sa Pila, Laguna. Pagpalanan yung mga customers, ang inyong mga suppliers, and God bless sa lahat ng aking kapitbahay, kabarangay na nagdiriwang ng Kapaskuhan ngayon, January 6, at matagumpay na pagdiriwang, ng Hari ng Mga Hari ngayon, January 6, dito sa aming barangay. God bless sa lahat ng mga music ministry ng God of Truth Christian Church. God bless din sa ating mga kapwa. Nangangaral ngayon ng kapwa pastor, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganoon din sa lahat po ng aking mga kamag-anak, aking mga batchmates and classmates, mga kaibigan, mga kakilala, at lahat po ng mga ninong at ninang ko. Mga tiyuhin at tiyahin ko at mga inaanak at mga kinakapatid, mga kumpare ko. God bless you all. God bless din si Sir Ichi Agustan. Ayan, salamat sa kalamay. Sister Nora Baltasar ng Magdalena, Laguna. God bless din sa Buhedor Agustan family. And God bless kala Brother Leo Hontiveros family, kala Sister Risa Gutierrez and family, Ate Rosella Carrasco and family. Mga busy sila ngayon, no? Sa pagdiriwang ng Three Kings na pinagdiriwang na Pasko ng aming barangay. Ganun pa man, my dear brothers and sisters, wala tayong ibang dapat gawin. Huwag tayong hihinto. Patuloy lang sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong magsasawa. Kung gusto nating tumigil, mamahinga tayo sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, at muli tayong lalakas kapag ginawa natin iyon habang namamahinga tayo sa piling ng ating Panginoon. Glory to God, God bless sa inyo, Maria Ana Plata at kay Irene Topacio dyan sa Italy, mga taga Orlando, Florida, USA, sa Fortesa family, at ganun din po sa ating mga kapatid sa Japan. Kay Marin Jeanette Hontiveros, God bless din sa Germany. Kay Yoli Radasa, my classmates. God bless din parang Emil Santa Ana ng Davao City. And God bless din sa lahat ng kandidato ng ating bansa. Mga politiko, pagpalain ng kanilang mga puso, ganun din ang kanilang pag-ibig ay maghari sa lahat ng pinagkatiwala ng Diyos, sa lahat ng leader ng ating pamayanan. Praise the Lord, mabuhay po tayong lahat na namubuhay sa kabutihan ng ating at katapatan ng ating Panginoon. Paalam po ngayon, loobin ng Diyos, sama-sama pa rin tayo sa araw ng bukas. Huwag din tayo magsasama magpanalanginan sapagkat yun ang kalakasan at tagumpay po nating lahat. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon, sabay-sabay po tayo. To God be the glory.